OneTV rebranding ng TV5 matutuloy na ba? Welcome to BusyGram.net, ang channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BusyGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Makalipas ang eksaktong isang taon ng paglalabas ng teaser ng TV5 na magre-rebrand ito sa OneTV ay magsisimula namang ipalabas ang primetime bida lineup ng ABS-CBN Kapamilya Channel. Matatandaan na March 8, 2020, inanunsyo ng TV5 na ito ay magre-rebrand as OneTV. Originally scheduled ito noong April 13, 2020, ngunit dahil sa COVID-19 pandemic, pinospone muna ito. Pagkatapos patayin ng prangkisa ng ABS-CBN ng karamihan ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa Kongreso noong July 10, 2020, citing several issues ay i-rebrand dapat ang TV5 to OneTV noong July 20, pero kinansela ito dahil sa maaari daw makapagbigay ito ng kalituhan sa mga loyal fans and viewers, potentially diminished viewership. Dahil dito, ang plugs ng OneTV, both on-air and online, ay di umunoy pinull out na sa sirkulasyon. Pero kung mapapansin na ang Zoe TV ay lalong lumakas noong nagrebrand sa E2C Channel 11 at naging number 2 network ito sa Pilipinas na pinalitan ng dating number 2 spot ng GMA7 na ngayon ay number 1 na gawa ng pagkawala ng ABS-CBN sa Free TV. Magiging number 2 station kaya ang TV5 matapos na pagkapasok ng ABS-CBN Primetime Bida Show sa TV5? Shoutout kina Vilma Vergara ng Marikina, kay Prince Kaiden ng Palawan, kay Rosemary Penero ng Kuwait, at kay Gloria Leonora. Comment mo lang ang inyong opinion sa latest balita natin ngayon. More shoutout ba ang gusto mo? I-comment mo lang sa comment section at baka ikaw na ang susunod na ma-shoutout sa next videos.